بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw po sa inyong lahat at ngayong araw po ang ating paksa na pag-usapan ay ang pagpatuloy po sa kwento ng mga sahaba at ang ating pag-usapan sa mga oras na ito ay si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na pangalawang khalifa namuno sa mga Muslim pagkatapos ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Si Umar ibn al-Khattab, ang kanyang pangalan ay si Umar ibn al-Khattab bin Nufail, mula sa pamilya o tribo ng Adi. Nang Adi ay mula sa malaking tribo sa Makkah na ito ang Quraysh. So siya rin ay mula sa malaking pamilya na katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay nanggaling sa pinakamalaking tribo sa Makkah na ito ang Quraysh, ganun din si Abu Bakr as-Siddiq. At si Umar ibn al-Khattab ay mula din sa tribo ng Quraysh na pinakamalaking tribo sa tinatawag na lugar na Makkah. Si Umar ibn al-Khattab ay tinatawag rin na Abu Hafs dahil sa kanyang anak na si Hafsa. Kaya tinatawag rin siya na Abu Hafs. At ganoon rin na tinawag siya na Al-Faruq. Tinatawag siya na Al-Faruq dahil sa ayon sa ating mga ulama ay nung siya ay nagmuslim ay kanyang sinabi na tayo ngayon ay nasa katotohanan, bakit hindi natin isabuhay, ipakita sa kanila ang tinatawag na katotohanan na ito ang relihiyong Islam. So dito Al-Faruq ay ang kanyang naiiba o ibig sabihin nahihiwalay niya ang tama at sa kamali. So dito ay tinawag rin siya na Al-Faruq. At siya rin ang pinakaunang tinawag na Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khattab. Sa panahon ni Umar ay tinawag siya ng mga sahaba na Amir al-Mu'minin o ang pinuno ng mga mananampalataya. So dito po, kabilang po yan sa tinatawag sa kanya, si Abu Hafs, ganun din Al-Faruq, isa sa tinatawag sa kanya Al-Faruq, at ganoon din na sa kanya panahon ay tinawag siya na Amiril Mu'minin. Siya pinakaunang tinawag na Amiril Mu'minin. Kabilang din sa mga naikwento na kung saan ito ay kabilang sa mga mahinang mga hadith na ikinuwento na si Umar bin Khattab radiyallahu anhu nung siya ay nag-Muslim ay habang siya ay nakaupo kasama ng mga sahaba, nakikita nila na siya ay minsan ay ngumingiti o tumatawa at minsan siya ay umiiyak. At tinanong siya ng mga ibang mga sahaba, Amir al-Mu'minin, bakit ka minsan ay nakikita ka namin na ikaw ay umiiyak at ikaw naman ay tumatawa? At kaning sinabi na ako ay tumatawa dahil meron kami ginagawang Panginoon, ha? Na kung saan ito ay gawa sa deeds. At pag nagutom kami, kinakain namin ito. At ako naman ay naiiyak kapag naalala ko yung paglibing ko sa aking anak. Which is ayon kay Sheikh Uthman Al-Khamis, Hafidahullah, na ito ay hindi makatotohanan o hindi tama. Bagkos mayroong mga panganay na kapatid, si Umar ibn al-Khattab, so ibig sabihin hindi nakasanayan o hindi ito nakasanayan na gawain ng tribo ng Adi na nililibing nila yung mga babae sa kanila. Hindi ito tinatawag na tama. Ibig sabihin ang salitang ito o kwentong ito ay hindi totoo na ginawa ni Umar ibn al-Khattab na nilibing niya ang kanyang anak. Dahil dito, kabilang sa mga patunay ay mayroong mga anak si Umar ibn al-Khattab katulad ni tinatawag na Hafsa na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bago yun ay si Umar ibn al-Khattab ay meron siyang mga kapatid na mga babae na mas panganay pa sa kanya na tinatawag na si Fatima. Na kabilang ito sa patunay na ang pamilyang Adi ay hindi nila gawain na nililibing nila ang kanilang anak. So ito ay kanilang sinabi ng ating mga ulama katulad nang sinabi ni Uthman, Sheikh Uthman Al-Khamis, na kung saan ito ay hindi totoo na kwento na ginawa ni Umar ibn al-Khattab.
Ang pag-Muslim naman ni Umar ibn al-Khattab ay dalawa na naikwento ng ating mga ulama, na kung saan ang pinakauna ay bago nag-Muslim si Umar ibn al-Khattab ay nakita niya na ang mga pamilya ng mga Quraysh ay nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. Dahil may mga sahaba na kung saan kapag sila ay nag-Muslim ay dahil sa kanilang tinatawag na gusto nilang isabuhay ang kanilang pananampalataya at pinipigilan sila ng kanilang mga pamilya, ay sila ay naghijra, sila ay umalis sa Makkah, o kaya ay ang iba naman ay pinipigilan sila ng kanilang pamilya, kaya pinapahirapan sila. So dito nakita ito ni Umar ibn al-Khattab, at marami siyang mga bagay na gustong gawin hanggang sa umabot sa para maputol na itong mga ganito mga pangyayari, ay gusto niyang patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ito sa dahilan ng kanyang pag-Muslim. Dalawa ang nabanggit natin mga ulama. At nung gagawin niya ito, siya ay kumuha ng kanyang espada at gusto niyang patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para matapos na itong tinatawag na problema na ito, na nakikita niya na yung mga tribo ng Quraysh ay may mga nagkakaroon ng pagkakautak-utak dahil ang mga nagbumuslim sa kanila ay na pinapaalis o kaya pinapahirapan o ano mga bagay. So dahil dito ay gusto niyang patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para matigil na itong mga pagkakautak-utak at mga nakikita niya ng mga pangyayari sa kasalukuyan na ito. Siya ay papunta, hinahanap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at isa sa mga taga doon, isang lalaki na kung saan siya ay nag-Muslim pero itinatago niya kanyang pag-Muslim. Nakita niya at tinanong niya na nasaan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya na saan ka pupunta? Sabi niya gusto kong patayin si Muhammad. Sinabi ng lalaki na ito na ya Umar, pag ginawa mo yan ay gagatihan ka ng mga pamilya ni Muhammad. Sabi ni Umar ibn al-Khattab na siguro baka isa ka sa mga nag-Muslim o nagpalit ng kaning relihiyon, kaya mo yan sinasabi. Ha? Ngunit sinabi ng lalaking ito na bago mo puntahan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi mo ba alam na may nag-Muslim sa pamilya mo? Kaya sabi ni Umar ibn al-Khattab, sino? At mas lalong nadagdagan ang galit ni Umar ibn al-Khattab dahil sa narinig niya na mayroon sa kanyang pamilya ang nagpalit ng kaning relihiyon na nag-Muslim. Sinabi niya, ang iyong kapatid na babae. Kaya agad-agad na pinuntahan ni Umar ibn al-Khattab ang kanyang kapatid na babae. At nung sila ay pumasok, sa kanilang bahay, ay habang sila ay nag-aaral, mayroong isang sahaba na kung saan tinuturuan niya si yung tinatawag na kapatid ni Umar ibn al-Khattab na babae at ang kanyang asawa. Tinuturuan niya sila ng pagbabasa ng Quran. At nung pumasok si Umar ibn al-Khattab, ay kanyang tinatawag na tinanong, ha, kung totoo ba. Ha? Subhanallah, sila ay nagkaisa na inamin nila na sila ay nag-Muslim. Kaya sa unang pagkakataon ay kanyang pinagpapalo itong kanyang kapatid, ang kanyang asawa ng kanyang kapatid. At ganunman, ay pagkatapos nito, ay nakita niya, narinig niya, yung tinatawag na isa sa mga naisulat na kung saan ito ay kasama sa Quran. Gusto niyang hawakan, sinabi ng kanyang kapatid na hindi mo pwedeng hawakan, Umar, dahil ikaw ay isang najis o marumi, dahil hindi ka Muslim. Hindi ibig sabihin na marumi, kundi marumi dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin dahil ikaw ay yung pananampalataya mo ay hindi ka sumasamba sa nag-isang tagapaglika. So dahil dito ay pinaglinis nila at binasa nila sa kanya yung tinatawag na banal na Quran hanggang sa siya ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito kabilang sa aral na mapupulot natin dito, kabilang sa dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Umar, na siya ay nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala na ya Allah, palakasin mo ang Islam sa pamagitan ng isa sa dalawang Umar. At kabilang dito ay si isa sa Umar dito ay si Umar ibn al-Khattab. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, palakasin mo ang Islam sa pamagitan ng isa sa dalawang Umar, na kung saan kung sino ang gustuhin mo sa kanila at kalugod-lugod sa iyo. At ang pinili ni Allah ay si Umar ibn al-Khattab.
na kung saan siya ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawa naman ng kanilang sinabi ay habang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbabasa ng Quran, narinig siya ni Umar ibn al-Khattab hanggang sa siya ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang ito sa mga sinabi ng ating mga ulama na dahilan ng pag-Muslim ni Umar ibn al-Khattab. At dahil dito, sinabi niya sa kanyang kapatid na gusto kong mag-Muslim. Gusto kong tanggapin ang Islam. Nabigla ang kanyang kapatid na babae, ganoon din ang asawa ng kanyang kapatid na babae. Kaya sabi niya, nasaan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi niya sa Darul Arqam, Darul Arqam. At siya ay pumunta ng Darul Arqam, si Umar ibn al-Khattab. Ngunit, nung siya ay pumasok na nagmamadali, ay kasama niya siyempre ang kanyang espada. Kaya nagkaroon ng natakot ang mga ibang mga sahaba. Kaya kanilang sinabi na, Ya Rasulullah, si Umar ibn al-Khattab, paparating. Dala-dala niya siyempre ang kanyang espada. So, nung siya ay pumasok doon, sinabi ni Hamza na, buksan niyo. Siyempre, sino ba naman si Hamza? Isa sa pinakamatapang ng mga sahaba. Tito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilala rin sa kanyang pagiging matapang sa Makkah, si Hamza. Ngunit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hayaan niyo siya, ako ang magbubukas sa kanya. At binuksan nila at hinawakan niya si Umar ibn al-Khattab. Sabi niya, ano ang gusto mo? Anong dahilan ng pagpunta mo rito, ya Umar? Kung bakit hindi ka mag-Muslim? At dahil dito ay tinanggap ni Umar ibn al-Khattab ang Islam. Kanyang sinabi na, ya Muhammad, ako ay pumunta rito para tanggapin ang Islam. So dito ay tinanggap ni Umar ibn al-Khattab ang Islam. Kaya nagtakbir ang mga tao sa sobrang saya nila doon sa lugar na tinatawag na Dar ibn al-Arqam, na kung saan ang mga Muslim na nandoon, kapag sila ay nag-Muslim, ay sila ay nandoon para turuan sila ng mga sahaba sa kanilang pananampalataya na patago pa ito. Ngunit sila ay nagtakbir hanggang sa narinig sa mga lugar na malalapit sa Darul Arqam ang kanilang pagtakbir. At sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, usugo ni Allah, hindi ba tayo ay nasa tama at sila ay nasa mali? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tama, tama. Sabi niya, bakit hindi natin palakasin ang ating pananampalataya? Bakit hindi natin ipakita sa kanila na tayo ay malakas ating pananampalataya? At dahil doon ay lumabas sila sa pangunguna ni Umar ibn al-Khattab at ni Hamza, na kung saan may dalawang hanay, na sa una ay sa pamumuno ni Hamza at pangalawa ay sa pamumuno ni Umar ibn al-Khattab, at sila ay pumunta sa Kaaba at sila ay nagsagawa ng sala doon. At nabigla ang mga hindi mananampalatayang Quraysh sa pangyayari. At sa panahon na ito ay si Umar ibn al-Khattab ay nakikita niya na siyempre siya ay galing sa malaking pamilya at kilala siya. Ngunit nabigla ang mga Quraysh sa kanyang pag-Muslim. At kanyang pinuntahan ang mga malalaking mga pinuno ng mga Quraysh. At sinasabi niya, pumupunta siya sa kanyang pintuan at kanyang sinasabi na, hindi niyo ba alam na ako ay nag-Muslim? At sinasaraduhan siya ng pintuan. Ayaw nila na makipaglaban sa kanya o pahirapan siya o anuman, dahil kilala nila si Umar ibn al-Khattab sa pagiging matapang at pagiging panghawak sa katotohanan. At dahil dito ay isa sa kanyang, mayroong isang lalaki doon sa Makkah na kumbaga sa panahon natin ngayon ay napakamaritis ng tao ito. Kapag gusto mo na magbalita agad, sobra pa sa pagpo-post ng Facebook na ito ay lalaganap. Ang tao na ito, pag sinabi mo sa kanya, hayaan mo na, hintayin mo ng ilang oras, ay ang balitang ito ay kumakalat na sa Makkah. So talagang kilala itong tao ito. Kaya sinabi niya sa tao na ito na, mayroon ako sasabihin sa iyo pero huwag mo ipagsasabi. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, ako ay nag-Muslim. Ako ay nag-Muslim. At dahil dito siya ay sumigaw at pinagsasabi niya sa mga tao na si Umar ibn al-Khattab ay nag-Muslim. At yun ang gusto ni Umar ibn al-Khattab, na malaman ng mga tao na siya ay nag-Muslim. At isang beses, ganun din ang nangyari, na kung saan mayroong isa sa mga hindi man ang napalatayang Quraysh na mga tribu, dahil pinuntahan niya lahat ni Umar ibn al-Khattab. Hanggang sa tinatawag na may dumating na mga tribu na kung saan sila ay nagkaroon
ng kakaunting tinatawag na kumbaga ito ay sila ay nagsuntukan ng kasama ng mga nagpaluan sila kasama ng ibang mga hindi mananampalatayang Quraysh hanggang sa napagod si Umar ibn al-Khattab. Dahil sa kanyang paninindigan, gusto nang ipakita sa kanila na siya ay nagmuslim at ang Islam ay tama. Pero siyempre, mayroong mga tao na hindi pa rin talaga nila matanggap ang Islam dahil sa kanilang pagmamalaki, dahil sa hindi nila maiwan ang kanilang pananampalataya, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So dahil dito, ay nilabanan nila si Umar ibn al-Khattab at nagkaroon sila ng paglalaban hanggang sa napagod si Umar ibn al-Khattab. Ngunit ganun pa man, ay walang na nangahas o kaya ay nagmatigas na gustong labanan si Umar at magpahirap kay Umar ibn al-Khattab. Hindi katulad ng ibang mga sahaba na sila ay pinapahirapan, ganun din sa ibang mga sahaba. Ngunit si Umar ibn al-Khattab sa kanyang pananatili sa unang pagmumuslim niya ay walang tinatawag na naging naglakas loob na pahirapan niya o saktan niya si Umar ibn al-Khattab sa kanyang pagmumuslim. Kabilang din sa tinatawag na mga kwento kay Umar ibn al-Khattab ay ang kanyang paghijra. Ang kanyang paghijra mula sa Makkah papunta ng Madina at kabilang sa mga tinatawag na dahilan ay upang maisabuhay ang maisabuhay at nakita niya rin syempre ang ibang mga mananampalataya na sila ay naghijra papunta ng Madina at ito rin ay utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dahil dito siya rin ay naghijra. At kabilang sa nabanggit ng ating ibang mga ulama na kung saan nagkaroon ng dalawang pananaw dito ang mga ulama, ang ibang ulama kanilang sinabi na ito ay nabanggit sa history na ito ay tama, ang iba naman kanilang sinabi na ito ay maaring hindi tama. Ngunit ang kwentong ito ay ang kanyang paghijra, ang pagiging tapang ni Umar ibn al-Khattab na kung saan siya ay naghijra, siya ay nagsagawa ng sala sa Kaaba at pagkatapos ay siya ay nagsalita at kanyang sinabi na sino man ang gusto niya na magluksa ang kanyang mga magulang, magluksa ang kanyang mga asawa ay puntahan niya ako sa tinatawag na lugar na ito, yung palabas mula sa Makkah dahil ako ay magsasagawa ng hijra. So dahil dito walang naglakas loob. Yan ay kabilang sa history ng tapang ni Umar ibn al-Khattab at ibang mga ulama kanilang sinabi na ito, ang kwentong ito ay mahina, mahina. Kabilang din sa tinatawag na mga kwento, kabilang sa mga kwento rin ng kainaman. Dito naman tayo sa mga kainaman ni Umar ibn al-Khattab. Kabilang sa mga hadith na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan kainaman ni Umar ibn al-Khattab. Dahil ang kwento ni Umar ibn al-Khattab ay napakahaba. Kabilang po sa mga naikwento na mga sahaba na kung saan napakahaba po ang kwento ni Umar ibn al-Khattab, ay ang kwento ni Umar ibn al-Khattab. At inshallah, kukunin lamang po natin yung kaya natin sa mga oras na ito. Kabilang sa kanyang mga kwento ay o hadith na pagpuri sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi na malakiyaka shaytanun salikan fajjan qattun illa salaka fajjan ghayra fajjik. Ibig sabihin, kabilang ito sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, wala kang dinadaanan maliban na kapag itong daanan na ito ay dumadaan dito si Shaytan ay iniiba niya ang kanyang daanan, umiiwas siya kay Umar ibn al-Khattab. Kabilang ito sa mga kainaman ni Umar ibn al-Khattab na sinabi sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na wala kang dadaanan na maliban sa ang mga Shaytan ay umiiwas sila. Tapang ni Umar ibn al-Khattab at ganun din ang nakikita nila sa kanyang tinatawag na yung kanilang yung pagiging panghahawak ni Umar ibn al-Khattab sa katotohanan. Kabilang rin sa nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang mga riwaya na kung mayroong propeta pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Umar ibn al-Khattab. Si Umar ibn al-Khattab. Dahil sa marami siyang mga tinatawag na mga salita na kung saan ito ay tumutugma sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi ma qablakum min al-umami muhaddathun. Ibig sabihin, kapag sila ay nagsalita, ito ay tumutugma sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa iyakun fi ummati ahadun fa innahu Umar. At kung sa mga nauna ay mayroong mga tao na hindi sila mga propeta, pero kapag sila ay nagsalita, ito ay tumutugma sa salita ni Allah. At sa aking umma,
Kung meron man ay si Umar ibn al-Khattab. Si Umar ibn al-Khattab. At kabilang din sa mga kainaman ni Umar ibn al-Khattab ay siya ay tinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na shahid. Shahid. Sinabi sa hadith, "Uthbut Uhudun fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan." Ikaw ay maging matatag Uhud. Nung sila ay nasa Uhud, dahil tunay na nasa iyo ay isang propeta at isang siddiq, yung tapat na si Abu Bakr as-Siddiq, at pagkatapos ay dalawang shahidan. At dito si Umar ibn Khattab at saka si Uthman bin Affan. At kabilang ito sa pagsaksi sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang rin sa kainaman ni Umar ibn Khattab ay binalitaan siya ng paraiso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya pa ay nabubuhay dito sa mundo. Nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraiso na mayroong isang napakalaking mansyon sa paraiso, at tinanong niya si Jibril alayhis salam kung kanino ang paraiso na ito, at sinabi ni Jibril alayhis salam na ito ay kay Umar ibn al-Khattab. At ganun rin na isang beses habang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaupo, ay mayroong isang sahaba na nagbabantay kung sino ang gustong pumasok sa kanya. Dumating si Umar ibn al-Khattab at humingi siya ng pahintulot na makapasok, makausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay papasukin mo si Umar ibn al-Khattab at sabihin mo sa kanya na siya ay binalitaan ni Allah ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga kainaman ni Umar ibn al-Khattab ay marami siyang mga salita na kung saan ito ay tumutugma sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad nung maqam Ibrahim na musalla. Ibig sabihin, wattakhidu min maqam Ibrahim na musalla. Gawin nyo, ibig sabihin magsagawa kayo ng sala sa likod ng maqam Ibrahim, ng dalawang raka. Kapag tayo pagkatapos ng ating umrah, magsasala tayo ng dalawang raka na sunnah. So dito, bago yun, bago pa yan ipag-utos na maging sunnah, ay sinabi ni propeta o sinabi ni Umar ibn al-Khattab kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bakit hindi mo gawin na makamu Ibrahim, magsala tayo ng sa likod ng makamu Ibrahim?" At pagkatapos nito ay ibinaba yung tinatawag na aya na ito, na wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ganun din yung ayatul hijab. Bago ipag-utos yung hijab ay tinatawag na nagpayo si Umar ibn al-Khattab kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bakit hindi mo utusan ang iyong mga asawa na sila ay magsuot ng tinatawag na hijab. Yung tinatawag na yung kompletong hijab. At dahil dito ibinaba yung tinatawag na ayatul hijab. At meron pang ibang mga aya, mga talata sa Quran na kung saan ito ay pinayo ni Umar ibn al-Khattab kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ay mayroong ibinaba na talata na ito mismo ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung may propeta pagkatapos ko ay si Umar ibn al-Khattab. Pero walang propeta, kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na walang propeta pagkatapos niya. At sinabi rin ni Allah na khatamun nabiyyin. Ibig sabihin ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga nagawa ni Umar ibn al-Khattab sa kanyang panahon ay ang at-Taqwim al-Hijri. Ang ginagamit natin ngayon na kalendar na kung saan ito ang Hijri, ang unang naglagay dito ay si Umar ibn al-Khattab. Si Umar ibn al-Khattab. Ito ay sinimulan nila nung nag-hijra si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah papunta ng Medina. So dito po nagsimula yung tinatawag na tarikh o yung tinatawag na kalendar na tinatawag na Islamic calendar o Hijri calendar, na ang naglagay dito ay si Umar ibn al-Khattab. Ngunit ang mga buwan, Muharram, Safar, Rabiul Awal ay mayroon na ito bago pa maging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay nilagay na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit yung pagsisimula ng Hijri ay ang naglagay sa bagay na ito ay si Umar ibn al-Khattab. Kabilang din sa mga nagawa ni Umar ibn al-Khattab ay yung paglawak ng mga lugar ng mga Muslim. Maraming yumakap sa Islam at marami rin na mga lugar na kung saan ito ay nasakop ng mga Muslim. Pag sinabing nasakop, sa panahon nila ay
ang nakasanayan ng mga lugar, mga pinuno ay sila ay yung tinatawag na yung pananakop ng iba't ibang mga lugar. Ngunit sa Islam ay ang kagandahan sa relihiyong Islam ay ang Islam ay kapag nakuha nila ang isang lugar ay hindi nila pipilitin sa pagpasok sa Islam, at maliban lamang na sila ay magbibigay ng jizya, ang tax. Pero yung tax na ito ay kapalit ng pangangalaga sa kanila, at sila ay mamumuhay ng normal na pamumuhay nila, ang kanilang pagsamba, ang anumang kanilang gawain ay kanila itong isa sa buhay. Ito ay normal, hindi nila papalitan ang kanilang relihiyon, hindi sisirain ang kanilang simbahan, yung kanilang pamuhay ganun din. At ang obligadong magbigay ng tax o yung jizya ay sila ng mga kalalakihan na may kakayahan. Ang mga matatanda, ang mga babae, bata ay hindi obligado sa kanila. Bagkus maaari pa na ang pinunong Muslim ay maging obligado sa kanya na gastusan sila mula sa kayamanan ng mga Muslim. So ito po yung pagkakaiba sa ibang mga pinuno. Hindi katulad sa Islam na sila ay nasa pangangalaga ng mga Muslim, hindi sila pipilit din sa Islam, at sila ay tinatawag na mapayapa na mamumuhay, maliban sa ang jizya na ibibigay nila ay obligado ito sa mga may kakayahan. Ngunit sa mga matatanda, babae at saka sa bata ay hindi obligado sa kanila. Kabilang din sa mga nagawa ni Umar ibn al-Khattab ay ang Baitul Mal, at mayroong nagbabantay dito. Yung Baitul Mal ay kayamanan na kung saan ito ay iniipon ni Umar ibn al-Khattab na para lamang sa mga Muslim. Yung mga kayamanan na ito ay para lamang sa mga may hirap na mga Muslim, at ito ay pinapangalagaan. May mga nakalagay dito na tagabantay at nangangalaga dito sa pamuno ni Umar ibn al-Khattab. Kabilang sa mga nagawa ni Umar ibn al-Khattab ay ang pagpapalawak niya ng masjid, sa masjid ng Madina at saka masjid ng Makkah, na pinalawak nila ito dahil sa pagdami ng mga pumapasok sa relihiyong Islam. Kabilang din doon yung paglawak ng lugar ng mga Muslim, tulad ng pagbukas ng Dimashq at saka yung Bayt al-Maqdis at saka yung Iraq at saka yung Egypt o yung Masr o Misr, kabilang yan sa mga nasakop ng mga Muslim. At gaya na nasabi natin na hindi ibig sabihin na nasakop ay gagawin sila ng mga alipin, dahil hindi, kundi kapag sila ay nakipaglaban, doon lamang magkakaroon ng tinatawag na alipin. At ngunit kung sila ay tinatawag na ito ay nasakop ng mga Muslim, ay ang magbibigay ng jizya lamang ay yung may kakayahan, at sila ay mayroong freedom sa kanilang pamumuhay, kung ano yung kanilang sinasamba, ano yung kanilang simbahan, anong kanilang mga nakasanayan, ay ito ay pwede nilang gawin. Kabilang sa mga kwento kay Umar ibn al-Khattab na ito ay nakilala sa kanya sa kanyang pagiging makatarungan bilang isang pinuno. Isang araw sa panahon ng kanyang pagiging khilafa ni Umar ibn al-Khattab, na ito ay tinatawag siya na Amir al-Mu'minin o pinuno ng mga mananampalataya. Dahil si Abu Bakr al-Siddiq ay nanatili lamang siya sa kanyang pagiging khilafa o pinuno ng mga Muslim ng 2 taon at 6 buwan, at pagkatapos ay siya ay nag-iwan ng wasiya na ang magiging pinuno ay si Umar ibn al-Khattab pagkatapos ni Abu Bakr al-Siddiq. Ngunit pagkatapos ng tinatawag ng kamatayan ni Abu Bakr al-Siddiq ay nag-ipon-ipon ang mga sahaba, at sila ay pumili, at ang kanila napili ay si Umar ibn al-Khattab. Ganun rin na hindi ibig sabihin na diretso na tinanggap nila, kundi sila ay nagkaisa. Ang ibang mga sahaba ay nagkaroon sila ng pangamba dahil si Umar ibn al-Khattab ay kilala sa pagiging sabihin yung matapang niya, mabilis siyang nagagalit. Pero ang bagay na ito ay kanyang ipinaliwanag nung siya ay naging khalifa. Siya ay nagsalita na kanyang sinabi na sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Propeta ay mayroong si Abu Bakr na napaka mahinhin niya pati pagsalita niya, kaya kinakailangan, sinabi ni Umar ibn al-Khattab, na kinakailangan ko na maging matapang at dahil dito para mabalansi yung tinatawag na pamumuhay sa pamamagitan ng tinatawag na politics, ay kinakailangan ng bagay na ito. Ngunit sinabi niya na ito ay totoo. Ngunit sa panahon ko ay tinatawag na ang tanging magiging mabangis lang ako sa kanila ay sila ng mga tao na kinukuha nila ang hindi sa kanila,
at sila ang mga tao na sumusuway sa batas ni Allah. Maliban doon ay ang tinatawag ng mga tao ay pare-parehas sa akin. Yan ay kabilang sa mga sinabi ni Umar ibn Khattab nung kanyang siya ay naging khalifa. At kabilang sa mga kwento sa kanya nung siya ay naging khalifa na, ay dalawa ang kanyang damit. Damit sa taglamig at damit sa tag-init. At siya ay tinatawag na tinitingnan niya palagi. Nararamdaman niya yung kanyang responsibility na pagiging pinuno niya na ito ay itatanong sa kanya sa kabilang buhay. Kaya iba sa mga, ilan sa mga sahaba, narinig nila mismo si Umar ibn Khattab, ha? Na kanyang sinasabi, na hindi nila namalayan. Hindi namalayan ni Umar na may nakakarinig sa kanya, na kanyang sinabi, "Ya Umar, matakot ka kay Allah sa mga pinagkatiwala sa iyo. Dahil kung hindi, ay ikaw ay paparusahan ni Allah." Sinasabi nito sa kanyang sarili. Minsahe ito sa mga pinuno na kung saan ang pagiging pinuno ito ay responsibilidad at ito ay pinagkatiwala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga tao na binigyan ng responsibilidad o binigyan rin ng pinagkatiwala sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ay narapat ito'y pangalagaan nila dahil ito ay tatanong sa kanila sa kabilang buhay. Kabilang sa mga kwento ay si Umar ibn Khattab ay siya ay sa gabi ay siya ay naglalakad-lakad. Siya ay tinitingnan niya yung tinatawag ng mga tao kung sa kanila pangangailangan, ano may tutulong niya. At kabilang sana ay kwento ay mayroong isang babae na kung saan siya ay tinatawag na nakakita, nagluluto ng isang tinatawag na isang kaldero na tubig ang laman. Subhanallah, pinapakulo lang niya. At habang ang mga bata, mga anak niya, ay sila ay nagkukwentuhan hanggang sa sila ay makatulog. Dumating dito si Umar, humingi ng pahintulot kung siya ay makapasok. At nakapasok siya at sinabi niya na ano ang ginagawa mo siya. Sabi ng babae ito na ako ay nagluluto ng tubig, pinapakulo ko hanggang sa makatulog ang mga bata. Ibig sabihin, ang akala ng mga bata ay nagluluto ang nanay nila pero wala palang niluluto si itong babae na ito. At pagkatapos ay kanyang sinabi, napaiyak si Umar ibn Khattab at agad siyang pumunta sa tinatawag na Baitul Mal o kayamanan ng mga Muslim. Kumuha siya ng pagkain. Pagkatapos ay dinala niya. Sinabi ng isa sa mga tumutulong kay Umar ibn Khattab na nagkakamali ang kanyang pangalan si Aslam, ay sabi niya, "Ya Umar, ako magdadala ng bagay na ito." Dahil medyo mabigat, sabi niya, "Umar ibn Khattab, ikaw ba ang magdadala sa kasalanan ko sa kabilang buhay?" Subhanallah. Ito naramdaman ni Umar ibn Khattab yung tinatawag na responsibility. Dahil ito ay pinagkatiwala sa akin. So, dapat ko ito pangalagaan. Hanggang sa dumating si Umar ibn Khattab at nagluto siya, hanggang sa naluto, pinakain niya yung tinatawag na mga bata at yung nanay, hanggang sa sinabi ng babae na ito, "Mas mabuti ka pa kay Umar, kay Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab." Hindi niya alam na si Umar ibn Khattab pala ang kanyang kaharap. So dahil dito, kabilang ito sa ginagawa ni Umar ibn Khattab na tinitingnan niya yung kanyang mga nasasakop na mga lugar at tinitingnan niya kung ano kanilang pangangailangan. At meron din isang kwento kay Umar o tinatawag na si Abdullah ibn Umar, anak ni Umar ibn Khattab. Meron siyang siya ay bumili ng isang kamelyo na payat, pagkatapos ay ito ay kinuha niya at pinapakain niya kasama ng mga kamelyo ng sadaka, yung tinatawag na kamelyo na kung saan ito ay para lamang sa mga sadaka sa lugar na kung saan ito ay pinapangalagaan dito na para sa mga mahirap na mga Muslim. At minsan, nung siyempre pagkaraan ng ilang panahon ay tumaba itong kamelyo at dinala ni Abdullah ibn Umar itong alaga niya, pagkatapos ay gusto niya ibenta. At tinanong ni Umar ibn Khattab, "Kaninong kamelyo yan?" Sinabi ng mga tao na yan ay sa anak mo, si Abdullah ibn Umar. At tinanong niya si Abdullah ibn Umar, "Ha? Paano mo ibebenta ito na kung saan ito ay pinakain mo sa mga, kumbaga isinabay mo doon sa mga kamelyo ng mga sadaka?" Subhanallah. Kaya inutusan niya si Abdullah ibn Umar na ito ay ibenta mo at kunin mo yung capital mo at yung kanyang tinatawag na tubo dahil sa
tumaba yung kamelyo, ay ilagay mo sa bahay o bahay ng o yung tinatawag na Baitul Mal. Ibig sabihin yung pera ng mga Muslim na iniipon dito para sa mga mahirap. So inutusan niya si Abdullah ibn Umar para maiwasan niya yung tinatawag na kahit na ito ay normal na pinakain doon sa lugar na kung saan lugar na pinapakain doon din. Kasama nga lang nila pero normal pinapakain dito sa lugar na kung saan yung tinatawag na mga lugar na mga halaman na kumakain dito yung mga hayop. Ngunit yung bagay na yun ay hindi pa rin ikinatwa ni Umar bin Khattab para maiwasan yung subha, yung tinatawag na maaring dahilan ng ibang tao, ibang kanila maisip. So ito, kabilang ito sa mga naikwento na pagiging makatarungan ni Umar bin Khattab. Kabilang rin sa naikwento ng mga sahaba na kung saan isang beses nakita nila na siya ay nakasakay ng kabayo o anong kanyang hayop na sinakyan niya, hinahabol niya yung isang kamelyo. Na itong kamelyo na ito ay kasama sa ibil o mga kamelyo na sadaka na pagmamayari ng mga mahirap na mga Muslim. Ibig sabihin, ito ay para sa pinaparami ito, binibenta o kaya anong ginagawa dito para sa mga mahirap na mga Muslim. At sinabi sa kanilang isang mga sahaba, anong ginagawa? Sabi niya, mayroong nakawala na kamelyo na mula sa sadaka, kaya hinahanap niya, hinahabol niya hanggang sa makuha niya. Subhanallah. At isa ito sa tinatawag na sinabi rin ni Umar bin Khattab na kung tanungin siya kung bakit niya ginagawa yun, sabi niya ay, Subhanallah, sabi ni Umar bin Khattab, kahit isang kamelyo na nakawala mula sa mga sadaka, ay itatanong ito kay Umar bin Khattab. So dito, Subhanallah, yung nararamdaman niya, sinasabuhay niya yung tinatawag na pagiging pinuno, yung responsibilidad ng isang tao sa kanyang pinamumunuan. Allahu Akbar. Kaya nakilala si Umar bin Khattab sa tinatawag na pagiging makatarungan. Kaya si Umar bin Khattab, halos wala siyang tulog. Kasi ay nakakatulog minsan sa loob ng masjid, sa sobrang pagod niya. Kaya sa gabi siya ay nagsasala. Siya ay nagsasagawa ng sala. At sa umaga ay tinitingnan naman niya yung tinatawag na kanyang mga nasasakupan. Kaya kabilang siya sa mga nakilala sa pagiging makatarungan. At si Umar bin Khattab, sa panahon ng kanyang kamatayan, ay mayroong isa sa mga gumagawa ng mga espada, gumagawa ng ibang ano, na kung saan siya ay hindi nakatira, hindi taga Madina. So mayroong isa ibang mga taga Madina na kung saan siya ay humingi sila ng pahintulot kay Umar bin Khattab na siya ay makapasok sa Madina, na siya isang Majusi. Siya isang Majusi pala. So, nakapasok siya dahil ang kanilang sinabi ay siya ay napakagaling gumawa ng mga espada at iba pa mga gamit sa panggera. At kanyang naisip na siya ay papuntahin doon para makatulong ito sa mga Muslim. Ngunit itong taong ito ay napakasama ang kanyang balak. So, yung kanyang ginawa na kutsilyo ay kanyang sinunog ito ng matagal, pagkatapos ay kanyang nilagyan ng poison. At ito ang gagamitin niya sa kanyang pagpatay kay Umar bin Khattab. Habang nagsasala si Umar bin Khattab na siya ang namumuno, siya yung imam, kasama niya mga sahaba, dahil si Umar bin Khattab sa panahon na yun, ay kahit saan siya, ay wala siyang tinatawag na mga security. Walang mga nagbabantay sa kanya. Kaya nga natutulog siya kahit saan. Kapag siya ay napagod sa kanyang trabaho, dahil walang pangamba sa kanyang buhay, dahil siya ay tinatawag na makatarungan sa lahat ng kanyang mga pinamumunuan. Maliban sa ito na nakapasok sa Madina, na kung saan ang taong ito ay mayroong masamang balak. Pero ang akala ng mga tao, siya ay mabuting tao, gumagawa siya ng mga espada, at yung kutsilyo na ito na kanyang ginawa, ay nilagyan niya ng napakaraming poison para kapag ito ay tinamaan yung tao, ay hindi na mabuhay. At dahil dito, sila ay nagsasagawa ng Salatul Fajr ay sinamantala ng taong ito na si Abu Lu'lu Al-Majusi. Siya ay kasama sa mga sumasamba sa mga apoy. Ngunit siya ay nakapasok doon sa pag-aakala ng mga tao na siya ay mabuting tao. At habang si Umar bin Khattab ay nagsasagawa ng sala, ay sinaksak niya si Umar bin Khattab hanggang sa nawala ng malay si Umar bin Khattab at pinagsasaksak din ng tao na ito, yung ibang nakapalibot sa kanya hanggang sa siya ay kanilang nahuli at ganoon rin na pinatay niya ang kanyang sarili nung nalaman niya na wala na siyang ligtas itong tao na ito. Inuwi si Umar bin Khattab sa kanyang bahay
At kabilang sa mga nariwaya na tinanong niya kung nakapagsala na ba ang mga tao, subhanallah, at humingi siya kay Abdullah ng tubig at gusto niya magudu, gusto niya ipagpatuloy ang kanyang sala, ngunit wala na siyang lakas. Wala na siyang lakas dahil sa tinatawag na yung ginamit na kutsilyo ng taong ito ay mayroong poison na ginamit sa kanya. At ito yung kanyang panalangin ni Umar bin Khattab. At nabanggit na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Umar bin Khattab ay magiging shahid. Siya ay mamamatay na shahid. At kabilang sa sinabi ni Umar bin Khattab na panalangin niya kay Allah, na ya Allah, na hiling ko sa'yo na ako ay mamatay na isang shahid at hiling ko na ako ay mamatay na nasa Madina. Nung siya ay nagkamalay, tinanong niya, sino ang sumaksak sa akin? Sinabi ng mga tao na si Abu Lu'lu al-Majusi. Kasi nagsabi na alhamdulillah dahil ang nakasaksak sa akin ay hindi Muslim. Hindi siya Muslim. Allahu Akbar. Kinatwa ito ni Umar bin Khattab sa tinatawag na gumawa sa kanya na hindi siya mananampalataya. So dahil dito, sa edad na 63, ayon sa ating mga ulama, ay namatay si Umar bin Khattab. At noong bago siya mamatay, ay humingi siya kay Aisha radiyallahu anha ng pahintulot na siya ay magpapalibing kasama ni Abu Bakr as-Siddiq. Sinabi ni Aisha radiyallahu anha na ang katotohanan ay gusto ko na ako ay mailibing kasama ng aking asawa at ang aking tatay na si Abu Bakr as-Siddiq dahil magkatabi sila, si Propeta Muhammad, si Abu Bakr as-Siddiq. Ngunit dahil sa kanyang kalungkutan at dahil sa kanilang tinatawag na pagkakilala kay Umar sa pagmamahal ni Propeta ni Abu Bakr as-Siddiq at ng mga sahaba kay Umar bin Khattab, ganun din si Aisha, ay sinabi niya na ipapahintulot ko na ikaw ay mailibing doon. So dahil dito, makikita natin ang libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tabi niya si Abu Bakr as-Siddiq pagkatapos si Umar ibn al-Khattab. At noong malapit nang mamatay si Umar bin Khattab, ay kanyang sinabi, nagbigay siya ng payo at nagbigay siya ng salita kung sino ang mamumuno pagkatapos ni Umar bin Khattab, na kanyang sinabi na pumili kayo sa anim na ito, na ito yung mga natitira sa kanila sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinatawag na sampo na pinalitaan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso habang sila ay nabubuhay pa, at kasama dun si Uthman at iba pang mga sahaba na kasama sa sampo na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ay namatay sa edad na 63 si Umar bin Khattab sa taon ng 23 ng Hijri calendar, na Hijri na calendar o tinatawag na dahil paghijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. So ito po ang maiksi na kwento ni Umar bin Khattab, na isa sa mga pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso, at asawa niya yung anak ni Umar bin Khattab. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay asawa niya si Hafsa na anak ni Umar bin Khattab. Kabilang yan sa kanilang sinasabi na kung saan ito ay dahilan din ng pagiging malapit ni Umar bin Khattab kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama rin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang labanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kasama niya si Umar bin Khattab, at nakilala siya sa pagiging matapang at nakilala siya sa pagiging makatarungan, na kung saan makikita natin na kabilang siya sa hanggang ngayon ay pagbinasa natin na dapat na maisabuhay natin, lalo na sa mga pinuno, ay ang buhay ni Umar ibn al-Khattab. Hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at humingi ng paumanhin. Kung meron tayong mga iba na hindi natin nabanggit dahil sa sobrang haba po ng kwento ng buhay ni Umar ibn al-Khattab. Sa mga bumati sa inyo, assalamu alaikum, wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.